Sa pagbibigay ng ayuda nitong pandemya, online na! Mas pinabilis at mas epektibo, diretsong nakakarating sa mga nangangailangan. Yan ang binigyang pansin ng ilang mga local government ngayon. Kapartner syempre ang GCash. Pag-usapan natin yung episode na ito. Tutukan ng testimonya ng mga beneficiaries at kung paano nakakatulong sa kanila ng mas mabilis ang mga ayuda. Manood, makinig at sumagot ng mga tanong. Bakit magkakaroon kayo ng chance na manalo ng libreng GCash load? Dahil sa lahat ang pangangailangan natin para mas umigi ang buhay, syempre G pa rin. Singtayog ng mga gusali ang pangarap ng Makati City sa kanilang mga residente. Mabilis na aksyon at tulong, modernong pasilidad at automated o digital transactions sa bawat serbisyo. Ganito ang buhay ng mga taga Makati. At katuwang ang nangungunang online money platform na GCash na isa sa katuparan ng mga plano sa pagpapabilis ng serbisyo. Kabilang dyan ang iba't ibang financial assistance, gaya ng scholarship subsidies, senior citizens incentives, ang ayuda mula sa national government. Pati na nga rin sweldo ng lahat ng empleyado ng City Hall dumadaan through GCash. We really appreciate yung naitulong ng GCash sa amin, sa City Government of Makati, especially during the pandemic. So lahat ng mga assistance, allowances, mga incentives, at mga ayuda na binigay namin sa mga Makatisan card, doon na namin pinasok. So napakabilis. Napakaswerte lang din namin kasi yung mayor din namin, pagdating sa technology, talagang very supportive siya. Dati, kailangan pumila ng napakahaba para sa mga tulong o ayuda. Maglalaan ka ng buong araw para makuha lang ang serbisyo. Iba na ngayon sa Makati. Dati, ang mga tao kailang pumila, gumising ng maaga, makipag-unahan, at syempre pupunta pa sa lugar na hahanapin medyo malayo sa bahay. So that's very inconvenient on their part. Pero ngayon, with this GCash at the fingertips, makikita mo tinanggap na pala ang pera or dumating na sa iyo yung incentive or yung ayuda na dapat para sa iyo. Gamit ang kanilang Makati Zen card kung saan nakalink ang GCash number ng residente o cardholder. Mas napapagaan at napapabilis na ang buhay ng mga residente. Kapag may laman na ang GCash account, ay pwede mo na itong gamitin na pambili ng load, pambayad ng bills, pambili sa supermarket, sa drugstores, gamit ang GCash app. Pati na rin sa mga nagtitinda sa palengke o maliliit na negosyo sa kalsada. Online transactions na! Good thing about City Government of Makati, even before the pre-pandemic, we already introduced yung Makati Send Card. Nung nag-release kami ng mga assistance, napakabilis. Because we have the data already. After that, all the data, ipapasok namin o i-enroll namin sa GCash portal. Bilang business and financial district sa bansa, hindi matatawaran ang kanilang kapasidad para maibigay agad ang tulong sa mga residente, lalo na nga nitong nagdaang pandemya. Halos lahat ng mga Pinoy may mga maliit ng negosyo na tutugunan na ng kanilang online serbisyo. Fast, contactless, safe, at secure. Ipinagmamalaki ni Nelia Juan, 72 years old, ang kanyang Makati Zen card na GCash wallet na rin niya. Pumapasok ang aming senior incentive sa GCash namin. Yan ay every June and every December. Malaking tulong siya, lalo na pandemic. Siyempre, pagka meron kang nakukuhang ganyan, ayuda. Kaya nakakatulong sa amin. Nagagamit ni Nelia Juan ang tulong na natanggap sa pagbabayad ng bills sa cable, internet at kuryente. Tulad ni Nelia, ang senior citizen din na si Tess Oleta, si 70 anyos, happy Makati Zen! Dumanas man siya ng hirap nitong pandemya na hindi man nakakalabas, pinagaan naman ang buhay niya ng tulong na natatanggap through GCash. So dito lang talaga sa bahay dyan, labas dyan, dito lang, sa loob. Walang labas-labas talaga. Hindi mo alam kung paano matatapos itong pandemic na to, di ba? Malalagpasan natin. Pero sa awa naman ng Diyos, gumaganda na. Katuwang ang pamangkin na si MJ.
Ginaguide nito si Tess para sa pagbabayad ng bills gamit ang online money platform. Isa naman sa mga eskolar ng lungsod ng Makati, si Krishna Altea Dakuan, second year college sa University of Santo Tomas. Pangarap niyang maging isang doktor. Bata pa lang, achiever na. At mapalad si Krishna na full support naman sa mga hilig niya, ang kanyang mommy at daddy. Mula sa pagko-crochet at pagpipainting, she is doing her best. Pati na rin sa kanyang academic sa eskwelahan. Hindi niya iniisip na mag-apply at maging scholar ng pinakamayamang syudad sa bansa. Hindi po masyadong pumapasok sa isip ko na maging scholar. Pero may one time lang po na sinabi sa akin ng tita ko na may nakita daw po siya sa Facebook na Makati Scholarship Program. And medyo fit po ako doon kasi alam po ng tita ko na kaya ko. At gaya ng inaasahan, nakapasa sa scholarship program ng Makati City si Krishna. Medyo may pressure po syempre kasi may maintaining grade po yung pagiging part po ng scholarship program. Bagamat may kailangan siyang i-maintain ang mga grades na hindi dapat bababa sa 1.5 average kada semester, hindi naman siya pine-pressure ng kanyang mga magulang dito. No pressure, anak, no? So, chill ka lang pagka in time na hindi mo kaya, okay lang. Para maging balance yung life, di ba? Studies and at the same time, enjoy din siya. Pangalawang taon nang sinasubsidize o binabayaran ng City Hall ang kanyang 100% tuition fee. At ito ay natatanggap ni Krishna sa mismong GCash account niya. Before po, na pupunta po sila sa City Hall and pumipila, ganon. So medyo mahirap po talaga. Hindi po siya masyadong convenient on both parties. So nung nagkaroon ng GCash, doon na po pumasok. So immediately right after na pakita yung proof of registration niya, after a few days, nasabi na ni Krishna, Mami, okay na yung GCash, pumasok na sa account niya. And then after nun, binibigay ko na siya sa parents ko. Isa sabi ng daddy niya, okay, you can keep this amount para sa personal ano mo, like books. Nag-iwan sila ng pera, ako na bumibili ng books to GCash. Mabilis na serbisyo. At para sa mga tulad ni Krishna, maswerte raw siya sa panahon niya, automated na halos lahat. Through GCash. Most of my classmates talaga like GCash and then i-upload na lang namin sa Drive yung receipts ng GCash namin. I think it's here to stay and it's very convenient as well. Noong nakaraang taon, kabilang ang mga natanggap ng eskolar na si Krishna, senior citizens na si Nanelia at Tess at iba pang Makatizens sa higit sa 4.2 bilyong piso na naihatid na pera ng City Hall na dumaan sa GCash. Ang malaking halaga na pondo na ito, mabilis at epektibong naibigay ng GCash sa mga beneficiaries. Nagbibigay ang GCash sa mga iba't ibang digital payment as financial solutions sa pamahalaan. So we have a web-based disbursement platform para sa pagbibigay at pag-distribute ng mga financial assistance sa mga mamamayan. And para naman sa pagkukolekta ng mga government fees or contributions, meron kami iba't ibang digital payment solutions tulad ng PayQR, PayDel sa loob ng GCash app, pati na rin ang Pay Online para sa mga websites at mobile app ng mga gobyerno. Bukod naman sa partnership ng GCash at local government gaya ng Makati City, para mapabilis ang mga transaksyon, ang GCash ay nakipag-partner din sa mga iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng DTI, SSS at Pag-ibig upang mabigyang tugon ang kanilang payment requirements. Kaya naman malaki ang naging tulong ng GCash at ng mga national agencies dahil napadali at napabilis ang pagbayad ng mga government fees or contributions at actually pagtanggap din ng mga funds mula sa iba't ibang national government agencies. Samantala, sa nakalipas na 4 na taon ng partnership, sinisigurado ng GCash ang safety at security ng government funds na inihahatid hindi lang sa mga residente ng Makati, pati na rin ang mabilis na serbisyo sa mga kababayan natin na GCash users sa buong bansa. Kailangang masiguro na ang nag-a-apply ay ang beneficiaryo talaga ng pamahalaan at ang kanilang pinrovide na GCash account or mobile number ay talaga ngang nakapangalan sa kanila at fully verified. So ang end-to-end na proseso na ito ay nagre-require ng close coordination sa government para ma-ensure ang quality at effectiveness ng program na. Makati to, di ba? The financial center of the Philippines.
Siyempre gusto namin kami pinaka the best, 'di ba? So lahat ginagawa namin para mas maging effective and efficient lahat ng mga services na inoffer ng Makati. Ipinagmamalaki ng Makati City Government ang malaking hakbang na ito para sa patuloy na modernisasyon ng pagbibigay ng serbisyo. Mabilis, paperless, wala ng human intervention, contactless, pero epektibo. At ito'y naging madali at posible sa tulong ng number one online money platform sa bansa ngayon, ang GCash. Safety, security, and transparency. Kung para nga naman talaga sa tao, dapat yan ang priority. Diretso at epektibong na ibibigay ang tulong. At gaya ng sinabi ko kanina, mamimigay ang GCash ng 500 pesos sa 5 followers ko sa YouTube at 5 sa Facebook. You have to be a follower of all my social media accounts, even my Instagram and TikTok, at sagutin ang 3 tanong na ito. So, madaliin na ang pagsasagot sa 3 tanong na yan and be eligible to win 500 pesos GCash load for free. Again, kung ano man ang inyong pangangailangan para mas umigi ang buhay, you know it, G pa rin!